the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad. Jeff, good morning and welcome again. Yun. Good morning. Uy, nasa bar siya, bago na naman background. Hindi, sandali. Andali. Kunin mo yung, tignan mo yung kanyang kaliwa sa screen, ha? Oh. Ayan. May ski. Mukhang nasa malamig na lugar siya. Nasa Japan? Ayan. Iba naman ang lugar natin ngayon. Actually, ano lang namin to? Kitchen namin to. Oh, iba yung, kitchen, ha? Diyan sabay kami nagbe-breakfast ni Grace. Alam nyo naman para maiba naman yung ating tanawin, ika nga. Okay. Happy Monday po sa inyo, Brad Ted at DJ Chacha. Happy Monday! Yun. Ano ba ang ating ngayon? Pasko na eh. Si Chacha kasi nagpatugtog ng Pasko, hindi ako makakonek eh. Medyo si Mariah, hindi ko na level yan eh. So, BTS talaga ako eh. Sorry ah. Wow, dynamite pala ang gusto. Okay. Yun. Okay. Alam niyo itong si Pastor Jeff talaga. No? Kaya marami ho din itong fans eh. Ha? Oo, talaga namang hindi din nauubusan ito ng joke. Parang gustong sumali sa Make Us Laugh ni Pastor. Alam mo, Brad Ted, ang dami nagko-comment ng mga joke, nakakatawa. Yung mga nandito sa comment section sa Facebook. Sabi ko, pwedeng gamitin to sa preaching ko. Kaya thank you, natutulungan niyo ako. Sige. Okay, so today, ano kaya ang ating makukuha at matututunan na inspirasyon mula pa rin po kay Pastor Jeff Eliscopides. Pastor? Yun. Well, matutuwa ang ating mga taga-subaybay ngayon, Ted, because we're starting a brand new parang series for this week. At ito yung tanong ko, may mga inutos ba yung nanay mo na sana hindi na lang niya inutos? Alam mo yun, yung may sinabi siya na sana hindi mo na lang sinabi yan na yun, something like that. Because today and for the next 4 days pa na natitira sa atin hanggang Friday, we're going to talk about yung mga katagang nabanggit ni Jesus na sana hindi na lang niya sinabi. And this series for this week, ang title natin, I Wish Jesus Didn't Say That. Ayan. Yan yung mga kataga, medyo nakaka-intriga, Ted, ano? Yan yung mga kataga na kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay may relasyon kay Kristo, dahil ito ay para sa mga tao lang na ganun, sana hindi na lang niya sinabi. May mga kataga kasi siya, Ted at Chacha, na parang hirap intindihin. For example, love your enemies. Ayan, paano yan? Next, tomorrow, sell all your possession. Ayan. Sa week 3, sa day 3, hate your own family. Naku, paano mo i-explain yan, di ba? Or you will be persecuted. Kaya uunahan ko na po sa ating mga tagapakinig, ito pong week na to, hindi po para sa lahat yung mensahe na to, sad to say. Kaya I'm sure maasar kayo, bakit yan pa sinabi ni Jesus, kukontra yung iba. Kaya sinimulan ko na ito po ay para sa mga tao na may relasyon sa kanya, kaya mo magagawa ito at maiintindihan ito. So simulan na natin, ngayong pong araw na to, ang ating pag-uusapan ay ang command ni Jesus to love your enemies. Matthew 5:43-44. Gerson, pakita mo yung maganda nating image dyan. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Sabi ni Jesus, narinig niyo yan, katuruan niya ng mga teacher of the law dito sa lupa. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Wow. Ano ba yung enemy? Well, yan po yung mga tao na may personal interest to harm you or to cause hardship sa'yo. It may be mentally, emotionally, physically, or both. Sino sa inyo rito? Ayan, i-type mo dyan sa comment section. Sino sa inyo rito may kontrabida sa buhay? Yung parang alam mong pinadala ni Satanas para kulitin ka. Nanunukso, nambubuli, nang iinis, nang iirita, kapitbahay na malakas mag-karaoke, inuman, ang ingay, yung basura nasa iyo pag umaga, ka-office mate mo na iinggit dahil may bago kang iPhone, yung ex-girlfriend mo na binabash ka sa Facebook dahil may bago ka ng jowa ngayon, yung Bianan, hindi, mali yan, hindi nakasulat yan, hindi kaaway ang Bianan. Okay, erasyon, okay, baka nakikinig yung Bianan ko. So, yung inutangan ka tapos ikaw pa yung masama. Alam mo yung mga tao na to, yung gumagawa sa iyo ng patuloy na kasamaan. Anong sabi ng ating the late King FPJ sa mga ganyan? Ayan, kapag puno ng salok, dapat ng kalusing. Isang bala ka lang, o bukas di ka lang sisikatan ng araw. Alam niyo po, it's easy to love the lovable. Madaling mahalin yung mga kaibigan, kamag-anak na mababait, yung tito mo na galante. Pero it takes faith
to love the unlovable, the your enemy. Sabi ni Jesus, anong, what is it to you kung mamahalin mo yung lovable? Kahit yung mga gambling lord, drug lords, corrupt na politician, ginagawa yan to love the lovable. But if you love the unlovable, your enemies, it takes a next level of faith. In fact, ang command po ni Jesus, pray for them. Wow! Pastor, pinagdadasal ko na may mga kaaway ko na kunin mo na. Kunin mo na, Lord. Ang tagal eh. So, no. Pray for them. Pray a prayer of blessing. Reach out to them. Yun ang sinabi po sa Biblia. Hindi ko to sinabi. Kaya okay, magaling kay Daily Bread nyo. The Bible commanded us, pray for them. In fact, si Apostle Pablo sabi, if your enemy is hungry, feed them. If they're thirsty, painumin mo. So, the Bible is commanding his Jesus' follower, pray for them, bless them, reach out to them. I know what you're saying. Itatype nyo na nga yan sa Facebook post dito. Imposible yan, Pastor. Totoo po yan. Imposibleng gawin mo sa kaaway yan because human nature dictates, gumanti ka. Okay? Kung anong ginawa sa'yo, gantihan mo. Okay? In fact, mas lagpas pa yung ganti mo. Kaya po mahirap to because every time nagpapaubaya tayo, every time nagbibigay tayo, may nawawala sa atin. Eventually, tayo po'y mauubusan, matutuyot. Kaya, Brad Ted, ano, I've counseled many people na nagbibigay. Lagi nilang sinasabi, Pastor, wala na akong may bibigay. I have nothing left to give. It's like a picture of one glass of water. Ting magbibigay ka, nauubos, natutuyot ka, at wala ka ng source. Kaya, Ted, ito ang solusyon kung paano mo magagawa yan. Ha? Sa mga Kristiyano, sa mga may relasyon sa Diyos, lagi ka nauubusan ng source. Hindi po, dahil Romans 5:5, ito ang solusyon. Because God's love has been poured out into our hearts. Ibinuhos daw po ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa ating mga puso through the Holy Spirit who has been given to us. We are not the source, dahil tayo po'y matutuyo palagi. We are just the conduit of that love and forgiveness and overlooking offense. Ang source mo, mga kapatid, mga kabrad, parang Niagara Falls. Doon ka kumukuha ng tubig. Yung Holy Spirit in us ay lagi tayong pinupuno ng pagmamahal. Kaya imposible kang matuyot. Imposible kang maubusan. Imposible kang mawalan. Because, number one, si Jesus po ang ating model. Si Jesus papatay na sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, Father, patawarin mo sila because they don't know what they're doing. What? Patawarin? Pinapatay ka na nga? Yes, Jesus modeled it before us. That's why Jesus commanded it. Because as I end, okay, ito po yung maganda sa 1 John 4:19, we love, okay, Gerson, pakita mo, because He first loved us. Kaya po tayo kaya nating magmahal ng mga kaaway, kaya nating magbigay sa mga offense na natatanggap natin, pinag-usapan niya natin last week, tayo po'y punong-puno ng pagmamahal ng Diyos from above, we can do it horizontally because vertically we've been receiving God, love na go-overflow po sa ating mga kaaway, sa mga taong ating kinakaasaran. Alam niyo po, it takes faith in God to forgive, to love the unlovable. Kaya po ako po, nire-remind ko lang po ang bawat isa sa atin. Mahirap po ito. In fact, imposible po ito kung wala tayong relasyon sa Diyos. Kaya po, He has poured out His love in our hearts through the Holy Spirit. Pag may Holy Spirit ka, kaya mong i-overlook yan at patawarin ang mga kaaway mo. Amen? Tayo po'y magdasal at bibigyan sa inyo challenge niya mamaya. Panginoong Jesus, salamat po dahil alam namin na imposible to. In fact, napakahirap po na itong gawin left to ourselves. Dahil ang tendency namin ay gumanti, ang tendency namin ay magawan din ng kasamaan, kung anong ginawa nilang kasamaan sa amin. Panoon, kami po ngayon ay nananalangin sa mga kabrad namin ngayon na meron silang galit sa puso at may mga plano na silang gustong gawin para sa mga sakit na nadanasan nila sa kabilang partido. Kaya Lord, I pray that Your Holy Spirit will remind them na we were once Your enemies and yet You died for us sa krus ng Kalbaryo. Dati mo kaming kaaway and yet namatay ka para kami matubos sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, yun lang ang tingnan namin. We can love because You love us first. That's why we can love others. We know it's impossible apart from You. That's why we cling on to You. In Jesus' name.
Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos. Alam ko nga, sa iba, hindi pa nakiklik into Brad Ted. Mahirap to. Kaya ito lang yung challenge ko, Ted, before tayo magtapos. Sino yung taong kinakaasaran mo na kailangan mo? Simulan mo lang, ipagdasal kay Lord. Huwag muna makipagbate. Ipagdasal mo lang. Because when we pray, God is changing our hearts. Doon nagsisimula si Lord sa puso natin. At before you know it, gusto mo na siyang ipagdasal, makita, makipag-ayos. So, Brad Ted, yun lang ang aking iwan sa ating mga kabrad this morning. Amen. Sabi nga dito ng ating tagapakinig, Pastor, you know, love your enemy, but seek justice as well. Yes, tama yun. Yes, alright. Kasi, that's not to say na papalampasin mo sila, pero yung puso mo, papag-usapan natin yan sa forgiveness part. Yes. Amen, tama yan. Because our God is the Lord of justice. Amen. Wag mo lang ilalagay ang mustisya sa iyong kamay. Klaro yan. Okay. So, Brad Jeff, again, thank you so much for giving us, you know, sharing us your time, no, and your thoughts, and of course, your talent also sa ating programa. Si Pastor Jeff Eliscopides po, mga kapatid. Okay, Brad. Catch you tomorrow. See you, Ted. Thank you, Pastor Jeff Eliscopides.